kung gaano kaganda yung performance ni Grid. So, for Bren Esports, dapat mabigilan nila yan. So, for this, tigay na, hindi na lang yung pagpana yung ano niya. Inarap ko na yung mic, makabiglang naman. Hindi lang pagpana yung namasa niya, pati siya nang tama niya yung award. Para may ano talaga swak na swak, kailangan nilang information kung baga depende sa kanilang roles. For Bren Esports though, nakita natin ng double L combo si Lungi at saka si Gay. So, the value of the game is back mga kaibigan for Bren Esports. At nakita natin kanina sa laban naman ng Onyx PH, sobrang ganda ng pagpasok ng Lungi. Actually, binaliktad nila yung ano reverse sweep ang naging ano natin for that since number 1. So, tignan natin for Bren Esports kung magiging effective din ba yung ilalabas nila dito ng Lungi. So, pwede pa sila ulit mag-heal ka kasi kita naman natin yung damage kanina, di ba? So, magdami na. So, na lang din ang pero grabe yung ano ha, yung ito talaga. Hato sa kacho. Kaya alin yung mga kapayo ng mga biglang, para lahat ng galit. Ang tagal niya nagtago sa damo, tapos pagkalabas niya, natakbo pa. Yung parang pati ikaw, mapapareha ka na lang, kailangan mo. Wala, kailangan mo takas. Pero kasi mga games na hindi bagay sa strategy talaga ng early game na nakasanayan, kaya nahihirapan mag-adjust. So, good thing na rin pala, since this is another preparation para sa MPL, nakakapag-adjust na yung teams. Kita natin ngayon, bago na yung core ng, ano, ng Bren Esports. So, pwede sila magpalit-palit. So, yung aabangan natin for the MPL Season 6, meron na tayo top 8, top 9, Kufra pa din to. And the top 7 naman si FlapTZ para sa kanyang show. Nako, so talagang nagkakabitawan na lang din dito ha, mga best wars. It's still the same. Si Raflicio pa din ang gagamit ng Kufra. Napakalaking pinik talaga nito mag-Kufra. Grabe. At nakikita din naman natin na talagang binibigay-bigay pa rin talaga din ng Bren Esports. So, the fact na alam natin masakit na nga o nakakabwisit na nga mag-Kufra to si Raflicio pero hinahayaan pa rin nila. Oo, bigay lang ng bigay. So, for Bren Esports, ano sila? Confident sila na kaya nilang kontrahin dito ang hero ni Kufrisha na talaga yung tawag natin. Pero ito na tayo. Pakilala pala muna natin ating mga players. Ito na, Bren Esports versus RPH. Red side natin ng RPH. We have Raflicia on the Kufra. Totoo na kiluwas for this Thams. Great naman for the Selena. We have JP on the YSS and KelVJ Kiripatuti para sa niyang Esmeralda. At para naman sa kabilang banda for team na Bren Esports. Naku po, few dito for this Ling, Carl PZ for this Louie. Lastly naman for this Joehead, Flap PZ for this Joe. And Kuya Ribo naman gagamit ng ating Kato. Yan. So, wala palang heart attack dito. Pero first blood na kuha ni Kiluwash, mga kaibigan. Si Pew, wala na rin buhay na. Si Kill niya dito yung both buffs. Pero hinahabol siya. Ayun. Ladies and gents, bakbakan na. Ayun na nga. Napag-flicker out na lang din. Ladies and gents, oops, wala nang buhay. Dash out lang din. Pero si Ribo, patay na mga kaibigan. Ito si Kiluwash, running out of life. Iwan sa dreams. Damay na lang. That's gonna be the first kill. Yun! For Bren Esports. Ayun na naman. Jin Kundo para kay Flap TZ. Grabe yung damage dito ni Lugi. At ito na si Pew. Nako po, nadali. At kita natin, 3-4-2. Ang nangyari doon, mga kaibigan. Pero kinagandahan, na-delay dito yung Aura PH. Kasi makukuha ngayon ng Bren Esports yung kanilang orange box. So, kita natin dito tinamaan ng arrow. Pero nandun sa may batalikod, Lusty. Binato, mga kaibigan. Few is the Umbra Hands of Creed. At ito na, double kill para si Selena. Dash away for Bren Esports ngayon sa ating laro. Oh, nako po. Maganda-gandang simula init to. Init. True. Wala pa 2 minutes, mga kaibigan. 4-4 na agad ang ating score dito. So, walong casualty na ang binitaw sa atin. Hindi rin sila nagkaalayo pati sa gold. Wala pa din nababasag. Ang bahan pa lang yun. Parang nagkuhan pa lang sila ng buff tapos nagsubukan ka agad ng ano. Oo. Parang testing underwater. Nag-testing sila mga best swap. Talaga nagka-clash sila doon kanina. But anyways, for RPH, medyo na-delay lang dito si JP. Yung kailangan bantayin nila. Or bigyan na lang space makapag-farm. Kasi knowing for Bren Esports nakaling sila, more on the aggressive side sa talaga. Oh, ang ano nila, ang ibibitaw nila dito against Aura. Kailangan kasi para makapitalize nila yung ano, yung sakit ni Ling sa early stage ng game. Mamaya kasi pagka nagka late game na 'yan,
Magde-decline. Oo, mababali, wala na rin siya halos. Pwede na siyang, it's either siya yung patayin or di na siya makapatay kasi may mga winter transition na. Oo. Meron ng mga wind of nature, so mamamablema siya. Ngayon, abang wala pa item yung mga alaban, kailangan makapag maging killing machine na dito si Fuse. Ngayon pa lang, kumbaga bigyan na nila agad ng opportunity mag-snowball. Pero guys pala, by the way, ano natin, comment natin kanina si Cartesi, napakaganda ng kanyang mga vacuum, lalo-lalo sa mga unang clash natin. Eto na naman si Ribo, ginamit na yung vengeance niya at nakaabang na ang Aura PH para i-contest ang buff dito ni parang Fuse. Nako po, napakaaga-aga din nito, pero eto na lang din si Lasty. Oops, with this Johet, binisit lang daw, pinalis, binugaw. Binugaw na na, wait, teka lang, i-invaden nyo kami. Dinagdala siya ano ngayon, si Pew ng apat na baka, tatlong backup. Diba? Oo, nakaready na. Yun, si Cartesi, dumating mga Beswap. At ito na chance ng Bren Esports para i-contest ang Turtle na kinukuha nila kanina. Here comes the Tempest of Blades para sa Turtle. Nakuha dito ni Ling, napakandang steal doon for Bren Esports, mga kaibigan. Flicker in para kay Lasty. Oh, okay, nakapag-purify kaya hindi na ejector, mga kaibigan. Hindi na lang din itutuloy. Pero naku po, lumaban pa rin si Kuya Green natin dito. Hoy, hoy, baloy! Naku po, hoy, nadali lang din. For this grid, patay lang din naman siya. That's gonna be a good trade na rin. 1-for-1 trade, pero naku po, disengage na lang din. Di aabot si Esmeralda. For that, nadlate lang din yung pag-backup ni Esmeralda. Pero kung napaagaga yung pagdating ni Esmeralda doon, sa clash na yun, baka naapulis na sila another team. Oo, na madami pa. Oh. Pero kung may dito kay Green, actually sobrang aggressive niya. Tsaka makikita natin ang gusto talaga nilang kuhanin is si Louie. Actually for Cartesi, napakaganda ng performance dito for this Louie. Kitang-kita may higop. Talagang gumagana, tas ang kati ng damage dito for Bren Esports. For Bren Esports, napaganda na kakukuha sila ng turtle doon. Ayun, nasakto kay Pew. Yung ano, tinamaan na araw. Pew, lilipat ka na ng pwesto na daanan mo. Nagip ka pa. Oo, oh, diba? So, napakasalam mo nga nun. And for this, di nagkaalayo naman din sila pagdating sa gold, sa kills, and knowing the fact that this is just 4-minute game time pa lang tayo, Ate Shanti. So, ganun lang din, parang nung game 1, as early as possible, nagsusuntukan. Oo, para makita nila yung kaya nilang gawin. At ito na sa may bottom lane, nahuli din si FlapTeezy, hindi na nakapag-flicker out pa. That is going to be a kill for Aura PH. At ang napatay nila dito ay yung Cho ng Bren Esports. Pero for Bren Esports, diretso magse-secure ng buff dito ni Ling. Talaga sinasamahan nila at pinoprotektahan nila si Pew. Although for Bren Esports, wala pa sila nang nasisirang tore against Aura. Exactly. So, for this, doon lumalabang ngayon. O doon nakakakita ng kalamangan ng tayo ngayon sa Aura PH. Talagang ina-aurahan lang nila. Pack aura. Pack aura lang para sa Aura PH. Boom! Ito na, tinamaan at na-aurahan na rin naman. No, it's Ribo. We're gonna go down. 6-7 ang ating score lamang na ngayon ng Aura for this pagdating sa KDA. Oo, napagandang ano dito talaga ni Grid, ng mga arrows ni Grid. Pero anyways, mga kaibigan, we have Lasty on this Jawhead. Na-secure ito yung Bren ang buff dito ni Pew. So may kita natin for Aura PH. Hindi na rin nila pinipilit kapag ka medyo na late na sila. Ayun na naman, yung kalmot ng mahiwagang grid. Pamigan for Aura PH at laging nandun, nakaabang Falling Star Mall combo dito ni Raflisha at ni KelBJ, mga kaibigan, secure kill para sa kanila. Plus a double kill para dito sa Jawhead. Napasama pa nga yung shield. Napasama pa nga yun, mga besties, yung second skill niya. Gusto lang niya sanang patayin. Pero yun nga lang, masama pa din. 6-9 ang ating score for that, 2-for-nothing ang nangyari for that this performance of Aura PH. Talagang pinapakita nila na napaka-dominante nila against this Bren Esports. Nakita ko, pinana yung Joey sa Tier 1 Tower, tapos binawasan na agad. Tapos yun na yun, okay na yun. Bahala na yung mga kampanya na ano, na pumatay. Natapusin. Kung gusto na patayin, di patayin nyo. Kung wag, edi wag. At least ginawa ni Grid. Oh, yung kailangan niyang gawin. Tama. So, kita natin ngayon ang top farmer para sa ating laro. Tatlo yung naka 3.8k halos. Yung pagkakalapit ang gold dito na Esmeralda, ni YSS at saka ni Tant. Actually, for Aura PH, hindi pa natin talaga nakikita yung damage ni JP. He's still at 014. Pero ang taas ng tulong ng kanyang ulti. Oo, kasi alam nila kung saan nanggagaling dito yung yung kalaban nila na Bren Esports. Dahil doon, magkakaroon din ng idea si Grid kung saan niya ibabato yung mga arrow. Saan niya ipipwesto. True. Good vision nga din to for this season, Shin. Isa sa magandang way na mag-provide ng information for your teammates. 6-9 ang ating score. Ito pa, another abyssal arrow. Pero si Grid nakapag-dash out lang din. Pero ito pa, si Raflisha. Okay, medyo sipat-sipat lang mga Beswap. Kasi si Kiluwash, dalawa pala yung kalaban dito. Gusto niya kuhanin. Ay, si Pew, double talon para sa kanya. At si Lasty nandito na. Hindi iba ba to? Nako, mga kaibigan. For this, excuse me. Lang din, pero ito na si FlapTeezy. Nako po, ayun, speed lang.
pinatay lang din naman, pero hindi, buhay pa. Malayo, kapag malayo yung napuntahan niya, men. Nakapag-flicker out mo siya. So, nice out doon para kay, ano, kay Flapini. Although, for, Fasans talaga, ang layo na narating. Pero kita natin si Last, kinireset na lang yung buff kasi patating na dito yung Brain Esports, kira sa Peribo. Brain na ball, flicker in para kay Kel, VJ, Curie, Batuti, mega kill para sa kanyang Esmeralda. Grabe for this Esmeralda nga. Pero ito na, another one na ako po, mukhang matatamaan lang din si Kuya Ribo natin. Patay na din, dalawa na. Anda pa dito, on the side of Brain Esports, make it a three ba? Pero si Flapki, sinapag-dash out na lang din. Q, dito tamang nood lang. Tinitignan-tignan niya kung anong dapat gawin. Pero so far, di kakayanin. Patay mga teammates niya eh. Oo, nahihirapan dito. Actually, for Brain Esports, yan na nakikita yung gusto nilang gawin na setup play. Even for this Gatot, hindi, wala siyang mga surprising na talon from time to time para makapag-support dito sa nilang core, which is Q. View is still at 1-1-1, mga kaibigan. So, yun yung crucial for Brain Esports. Kailangan nila as much as possible talaga mag-snowball yung itong Ling. Kasi yung kukuha nila ng damage si Ling at saka si Lugi, yung combo nila, kumbaga. Exactly. So, 46-11, 8 minutes and 30 seconds. Ito na, pasok si Ribo just to catch that. Naku po, YSS, pero it's a no-no-no. Nice save dito para kay Kufra, tuloy pa din ang boxing tatakas. Ito na, mga kaibigan. Turtle Dawn, nakuha dito ng Brain Esports na iwan si Ribo. Patay doon sa kamay ng Aura PH, mga kaibigan. 6-13 pa rin ang ating score. Yun, tatalunan. And here comes Love TV. Disiplina pa din ang pinapairal dito ng dalawang teams natin. Hindi papasok basta-basta. Grabe nga si Grid. Kung hindi ka tamaan yung isa, matatamaan niya yung nasa likod. May magnet yung ano niya. May magnet yung ano neto, yung arrow neto ni Kuya Grid. Pag hindi tumama, tsamba eh. Talagang akala mo, meron talagang ano eh. Mga sinasadyang banat na there's no room for turning back. Oo, calculated. Kumbaga, alam na alam niya kung saan papupunta yung kanyang mga arrows. Again, it's 20k versus 25k for the gold. Nakabang na naman dito si Raflisha plus arrow dito ni Paring Grid. So, kita natin doon. Talagang si, ano, nag-evolve na naman yung gameplay ni, ano, ni Raflisha sa Kofra niya. Literal nasa, ano na lang siya. Literal nasa bush na lang siya. Tapos bigla siya magugulat na tumatalon siya. So, anyways, guys, for this one, we have Aura PH. Sila ang lamang in terms of every objective or aspeto ng ating laro ngayon. Second turtle till sa bottom lane, masisira na rin nila. Oho, grabe. Nakakaibigan ng performance dito ng Aura PH. By the way, just to remind you, Aura PH nga po pala yung defending champion ng Mitel International Championship Series 1. Ooh, so, okay. Sa mga hindi nakakaalam, guys, so may kailangan silang patunayan dito. Pero yung nasipa dito, si Kiluwash plus the ultimate from Ribo. Pasokin lang din naman, mga besties. Pero yung si Tams, wala ng buhay, pero mangangat nga. Kiluwash has been taken down. Ribo's ready yun lang. Nabigyan din ng Gato at Kacha. 2-4-1 trade, ladies and gents. Gakaw po. Tatlo na lang titirad for Brain Esports. Ito na ba ang final push? Pero hindi pa. 22nd floor will be ayun. Up. Nako po, ayun. Unstoppable force for Lasty. Pero si Kuprize here, bouncing ball just to escape that one out. Then disengage ang Aura PH. So, ayun. Yun lang, may nananahimik dito. Gumagawa na para hindi na si Parepio para makasecure ng buff niya. Here comes the Retribution. Retrigods, kanina pa natin nakikita yun. Nakuha niya rin kanina yung Turtle against Aura PH. So, for Brain Esports, may kita natin ngayon, ginagawa naman na lang gameplay is hinuhold nung apat, tapos yung Ling na nasa may badalikod. Pero nahuli, mga kaibigan, si Carl TV na makakataas pa at makapasasama natin si Lasty na Kofra versus this YSS. Disengage para sa kanila. Nao po, itong pinamahirap na sitwasyon ngayon for Brain Esports. Napakalaki na naman bigla ng lamang ng Aura PH. Kanina, halos nagsasabay, magkadikit lang ang kanilang net worth. Pero ngayon, nao po, nakita natin Aura is winning. Pero nao po, yun lang. Si Pew, wala ng buhay. Kaya siyang i-one-hit combo. Nagkataon pala dito. No? At saka ang galing ni Grid doon. Alam niyo na magagaling sa bottom lane yung, ano, yung pangalitong yung Ling. Sinalubong niya na agad kasi ang gagawin dapat supposedly ni Pew, sisilipin niya yung Lord para kung kaya niya habulin ng retry, re-retry niya pero napigilan niya ni Grid yung gusto niyang gawin. So ito si Grid, grabe talaga mag-sele ng mga base swap, comment-comment sa mga plays niya dito. Kita nga lang siya doon sa pwesto niya yun. Labas yung katawan, labas yung katawan. Labas yung katawan. Ulo sa damo, katawan labas. Kaso halata nga lang siya doon na tumatae, nagtatanim ng ano, nagtatanim ng kamote. Pero, oops, naman yun, grabe din. O yun, dumila pa ng konti. Oo, meron talaga siya, meron talaga siyang tinatamaan mga base swap. Hindi ba niya gusto niya kuhanin, meron lulusutan sa yung balikod. Pero ito na, Lord natin, magmamarch in sa top side ng Brain Esports. 7-16 pa rin ang ating score. Makabigyan Aura PH ang lamang in terms of gold. And actually, for this one, Brain Esports, medyo nahihirapan na silang umano doon. At si Ribo, na kung matatalonan dito, pero makakatakas gamit ang kanyang ulti. Grabe, naka-all-in na pala yung ano dito, yung Aura PH.
Selena ni Greed, Kufra ni Rafflesia. Saan ka ba, di ba? Tapos natatamos pa si Kuya ano dito, si Kuya Kilua. So talagang ayaw ng patalo ng Aura Pit for this game number 2. Baka matusiro na nila ang Bren Esports. Pero ito na, here comes the Lord Senta play para kay Rafflesia. Mga kaibigan, last is running out of life. Pero no, patay pa rin dito si Kufra. There's an immortality. Resurrect nasipa lang din. Nasipa, mga kaibigan. Pero may flicker out si Kel BJ dito. Si Ryan Egypt Internet dito sa may top lane side. Unstoppable para kay Esmeralda. Pero lumlaban si Pew. JP is down. Dalawa ang nakuha din ng Pew, giving him a triple kill. At sa mga pala isa, patay dito si LBJ. Pero na Lord nandito. Kiluwas ang natitirang buhay dito for Aura PH. Ayun. Buhay pa rin ang Bren Esports. Nakapatay pa. Turnaround pa nga mga best job. Hindi tatapo. Di pa out si Lasty. Wait lang. Meron tayong unfinished business dito. Laban. Pero may mga immortality yan. Tikisa. So for that, well defended for Bren Esports. Apat ang napatay nila dito on the side of Aura PH. Pero yun nga lang, pressure is real na yan dahil lasog-lasog na yung base dito. Oo, na dalawa, Bren Esports. Dalawang inhibitor turret, mga kaibigan, na nasira dito ng Aura PH against Bren Esports. You have the immortality kit thumbs and even for this jawhead. For Bren Esports to, kita natin yung damage na kayang ibigay ng Luo Yi and even the Sling combination. For Aura PH nga lang, kitang-kita natin si Kel BJ na talagang pinuntahin niya ay si Carl TZ. Kaya nagamit agad dito kanina ni Carl TZ yung Winter Transition niya regardless. Exactly. So far, well, may naita tayong comeback potential for Bren Esports. Pero hindi ganun kalaki. Kasi the more na tumatagal din yung laban, lalo din sumasakit si YSS eh. Oo nga pala, diba? DPS so, kasi si YSS eh. DPS to. Hindi, kung for Bren dito, sigurado nila na mapapatay nila palagi si YSS dito. Or ipatrabaho nila kay Cho. Si YSS para magkaroon goods sila ng ng chance na i-damage pa yung ibang heroes ng Aura Pit. Kaya kung hindi, yun ang uubos sa kanila. Tapos sa kakilig, pero si JP, ladies and gents, yun yung kailangan ng hindi to. Pero here comes the ejector, mga kaibigan. Blood Wave the Dragon, nice. Ang dami nakuha ng ulti actually. Pero sa may badali ko, lasty, mamatay yata sa kamay. Pero mega kill na para kay Pew. Flicker out, plus the shield, nagkaroon ng shield. Si parang lasty natin, here comes the missile. Araw, kamatika tamaan. Pero napakagandang depensa, Marino, pinapakita dito ng Bren Esports. Exactly, nakita nyo naman din yun. Talagang nakapit lang sa cellphone, pero tinamaan ng araw dito. Pero oops, uy, real weak lang, speed the damage. Output from Biselina and also the ulti of Kisan Shin. Pero ito, tuloy pa din. Ako po, tinamaan na naman ng Arrow. This great stopping the power of Bren Esports. Laban pa at Chanti. Disengage na lang pala. Grabe, ginago. Grabe nga na pati ang si Greed. Grabe naman parang yun. Kung ako yung kalaban ni Greed, parang tama na. Tama na. Kada Yoko na. Oh, kada cooldown ng kada cooldown ng pana sa pool. May tinatamaan talaga, mga kaibigan. So, kita natin dito. Dalawa na lang natitira buhay for Bren Esports. If you wala na rin buhay, mapatay pa din sa kamay ni JP. And mukhang this is it na para sa ating laban ng dalawang koponan. Galing sa Pilipinas, mananalo dyan ay ang Aura PH. Grabe, mga bestie. What a performance talagang inaurahan Pac Ganern for this Aura PH. Clean sweep Bren Esports. Hindi na binibigyan ng game number 3 and especially na sa performance dito. Walang kupas. Walang kupas. Kahit yun yung mga kupas.